Yung bahagi po ng 26 million na bumoto po dito kay Senator Robin Padilla, tinatadtad po ako ngayon ng pagmumura at kung ano-anong mga masasakit na pananalita. Pero ang sa akin lamang, irespeto po sana ninyo ang karapatan po natin bawat isang Pilipino sa malayang pamamahayag. Ito po ay malayang pamamahayag, pero ganun pa man, sige, ibigay po natin ang kanilang hilig at banggitin po natin dito sa ating programa ang kanilang mga sinasabi naman supporting para kay Senator Robin Padilla. Una, ito pong mensahe ay dati kong kaibigan, ito pong mensahe ay nagmula po sa aking naging kaibigan, I believe, sa ngayon ay kaibigan ko pa rin, pero matagal na kami hindi nakikita during my lifetime, nung ako po ay pulis pa, nag-cross ang aming landas noong mga panahong iyon. Pero hindi ko na po babanggitin ang kanyang pangalan. Nabasa ko na rin po ito sa isang live streaming natin kaninang umaga, pero uulitin ko po dito sa page na ito. At mamaya, babasahin naman po natin yung posisyon ng isang Facebook page. Isang page po iyon na ang kanilang niche o topic ay tungkol po sa Islam. Sila po ay mga Muslim. Baka kasi sabihin po ng ating mga kababayang Pilipino, porkit Muslim ito pong si Senator Robin Padilla, kinakalaban po natin mga Kristiyano. Hindi po ito usapin ng relihiyon, hindi po ito usapin ng politika, ito po ay usapin ng isang Pilipino na inaagawan po ng teritoryo ng mga banyaga katulad po ng China. Basahin ko po, verbatim ha, quote and quote po. Una sir, nagpapasalamat po ako sa inyo, sa mga iba at sa mga iba pa upang makamit natin ang pinakamataas na boto sa isang senador sa kasaysayan ng halalan sa Pilipinas. Ang konteksto po ng usapin sa West Philippine Sea ay malinaw po ang kanyang naratibo dito. Ang kalagayan ng WPS ay personal niyang nakita, kaya hindi maitatago sa kanya ang katotohanan dito. Patunay ang short clip na may pamagat na Victor 88, available po sa YouTube. Nais niyang ipabatid kung ano ang foreign policy ni dating Pangulong Duterte na naging epektibo naman at ginalang ng China. Ang foreign policy direction natin sa kasalukuyan ay bumalik tayo sa Western-leaning foreign policy on the onset of PBBM presidency. Hindi ganun kadami ang maritime militia ng China at walang pinigil na resupply missions. Even fishermen from Masinloc ay nakapangisda muli. Sa geopolitics, ang dating 9-dash ay 10-dash na at talagang umigting pa ang kontrol ng China sa WPS. Hindi maka-China si Senator Robin, never and will never be. Ang punto niya ay huwag instigahin ang bansa sa digmaan sa padalos-dalos na hakbang sa kasaysayan mula nang maging sosyalistang bansa ang China ay wala pa itong direktang dinigma. Economic at purely military pressures meron. Sa lakas ng sandatahang kapasidad ay lalamunin tayo ng buo nito at walang kagatol-gatol kaya tayong burahin sa mapa ng kanilang puwersa at armas. Ang punto ni Senator Robin Hood ay malinaw, makapilipino at lapat sa katotohanan. Bago tayo pumusturang palaban ay dapat may kahandaan at hindi aasa. Nawala yung binabasa ko. At hindi aasa sa na ba yun? Sa pangakong alalay o tulong mula sa dayuhan, bagkus ay sariling lakas at pagkakaisa ng sambayanan. Ang hirap po kasi basahin dahil every word naka-capital letter yung every word. Kaya ang hirap pong tagni-tagniin ang pagbasa. Okay, tuloy ko lamang po. At hindi aasa sa pangakong alalay o tulong mula sa dayuhan bagkus ay sariling lakas at pagkakaisa ng sambayanan. Saksi ang kasaysayan sa pagkakaisang ito sa laban natin sa Kastila at Hapon. Nais ng senador na palakasin natin ang milisyang bayan sa baybaying may banta sa seguridad. Ihanda ang mga kabataan sa pagmamahal sa kasarinlan sa pamamagitan ng ROTC revival at patuloy na pagpapalakas ng ating AFP habang idinudulog natin sa husgado ng mundo ang usapin sa UNCLOS at agresyon sa atin ng China. Naway sa aking munting pagkakakilala kay Senator Robin Hood ay maipaabot ko ang paliwanag na ito, sir. Yan po ang pahayag ng isang supporter ni Senator Robin Padilla. At alam naman po natin na ang naratibo na yan ang siyang sinasabi po nitong si Senator Robin Padilla. Pero sa aga ng akin mga tol, this is my opinion. I do not agree na ang China sa panahon po ng dating Duterte administrations ay wala pong aggressive behavior and unlawful conduct na sinagawa
dyan po sa West Philippine Sea. Hindi po totoo yun. Ang katotohanan po ay ang sinasabi po ng ating armed forces na sa panahon po ng mga nakalipas na taon, wala pong tigil ito pong China sa kanilang hindi makatarungan at hindi tama, illegal na mga gawain dyan po sa ating teritoryo na bahagi nga po ng ating exclusive economic zone. Marahil sasabihin itong si Senator Robin Padilla, walang pagtigil sa resupply kasi siya mismo na-experience ngayon. Pero hindi rin naman maikakaila, nang siya po ay pumunta doon, alam po iyan ng bansang China. Dahil hindi rin maikakaila na ang pagpunta niya doon ay alam po ng dating Pangulong Rodrigo Duterte at hindi rin maikakaila na si dating Pangulong Rodrigo Duterte ay maganda ang komunikasyon sa China. Ang nakalulungkot lamang sa kabila ng magandang komunikasyon na yan, ang ginagawa po ng China ay hindi po katanggap-tanggap sa ating mga Pilipino at sa ating mga kasundaluhan. Sinasabi na wala pong paglamamalabis na ginagawa ang China pero baliktad po ito sa katotohanan. In fact, ang isang magandang ebidensya na dapat po nating makita dyan ay no other than the former Secretary of Department of Foreign Affairs, Teddy Loxin. Sa sobrang galit niya, nagmura po siya dyan po sa China. Inepyo niya po ang China dahil po sa mga hindi makatarungang ginagawa nila dyan sa West Philippine Sea. Kaya hindi po kami maniniwala dito sa naratibo na ito na sa panahon ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, walang pagmamalabis na ginawa ang bansang China. Dumako naman po tayo sa isang Facebook page na nagngangalang pong The Muslim Voice. Inuulit po namin, hindi po ito usapin ng relihiyon. Wala pong kinalaman dito ang pagiging Kristiyano namin at pagiging Muslim po ninyo. Marami pong relihiyon dito sa Pilipinas. Hindi lamang po Kristiyano, hindi lamang Muslim, meron pa pong mga ibang relihiyon at kasama na rin po dyan ang mga Pilipino na merong kasing hindi naniniwala sa Diyos. Kung tawagin ay atheist, hindi po natin maikakaila yun. Pero ito po ay usapin sa katotohanan ng pagiging Pilipino, regardless of our politics, regardless of our religion, dapat ang pinag-uusapan po natin dito, ang pagiging Pilipino po natin, ang pagiging kayumanggi na pilit pong kinukuha sa atin ito pong bansang China. Ngayon, pagbigyan natin ang kanilang mga sinasabi. Puntahan po natin ang post nitong The Muslim Voice. I believe nung nakaraang araw, salamat po sa nag-share sa atin dito sa ating inbox. At nararapat lamang na ipaalam din po natin ito sa publiko. Kasi sinasabi nila, napaka-bias ko daw. Ako, inaamin ko pong bias ako sa mga pagkakataon na alam ko kung saan po ako lalagay. Bias ako para sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos dahil kumakampi ako sa kanya. Bias ako para sa Pilipinas dahil kinakampihan ko po ang Pilipinas at ang ating mga sundalo dahil teritoryo po natin ang kanilang ipinaglalaban. Tuloy po tayo dito. Sabi po dito, The Muslim Boys. Quote and quote po tayo ulit ha. Meron pong mga nag-i-inbox sa amin at tinatanong ano daw ba talaga ang posisyon namin sa usapin ng China RP. O China at Republic of the Philippines RIP sa West Philippine Sea. Kasi last time daw, natuwa kami sa t-shirts ng mga senador tapos ngayon, kinakampihan naman namin si Senator Robin Padilla. Ito po yung sinasabi ko sa inyo mga tol, na parang ang naging aksyon tuloy nitong si Senator Robin Padilla ay nagdulot ng pagkakabahagi-bahagi sa ating mga kapwa Pilipino. Pero nililinaw po natin, hindi po direktang ginawa rin yan. In fairness naman dito kay Senator Robin Padilla, nitong si Senator nga po, hindi niya direktang ginawa. Pero ang pagsasalita niya po, nagdulot po ngayon ng pagkakabahagi-bahagi sa ating mga Pilipino. At ito po yung ninanais ng bansang China, ang mawala yung pagkakaisa po nating mga Pilipino. Dahil kapag wala pong pagkakaisa ang Pilipino, madali po nilang magagawa ang mga ninanais po nila sa ating bansa. Ang tawag po dyan ng ating executive director, assistant po nito, na si Jonathan Malaya ay cognitive operations. The primary objective is yung unity mawala sa bawat Pilipino. Ituloy ko po ang binabasa ko po dito. Sabi po ng The Muslim Voice, balimbing daw ba kami at pro-China talaga? Tao nga naman ano, ayaw na sana naming pansinin pero siguro kailangan na rin ipaliwanag. Ngayon, sineshare ko po sa inyo ito mga tol para ipaabot din sa ating mga manonood ang saloobin ng ilang po nating mga kapatid na Pilipino na mga Muslim katulad po nitong The Muslim Voice. Tuloy ko po ang binabasa ko. Ang tunay pong matapang
hindi basta sumusugod sa isang labang hindi niya pinag-aralan at alam niyang hindi siya mananalo. Maaari siyang manatili na nakahanda sa pagsugod ng kalaban, pero nakatayo lamang at pinag-aaralan ng sitwasyon at bumubuo sa kanyang isip ng estratehiya paano niya tatalunin ang kalabang malaki o may armas o anumang kahigitan sa kung ano siya. Ganyan po tayo dapat sa sitwasyon ngayon. Maaari ko pang i-explain sa political at economical na mga rason, pero mas maigi yatang bigyan kayo ng example na mas maiintindihan ninyo. Halimbawa po, kami na mga admin sa page na ito at si Senator Robin Padilla, magkakaibigan kami, magkakapatid kami sa Islam at totoong mahal namin ang isa't isa. Pero hindi po lahat ng ginagawa at sinasabi ni Senator Robin Padilla ay sasang-ayunan na lang namin, at hindi rin lahat ng post at posisyon namin sa mga issues ay sasang-ayunan din niya. Bakit? Dahil magkakaiba po kaming mga tao na may mga sariling pagtingin sa mga bagay-bagay ayon sa aming napag-aralan at pananaw. Para po bang magkaibigang inhinyero at abogado, may mga usapin na magkakaiba sila ng pananaw, pero hindi ibig sabihin noon hindi na sila nagmamahalan. Ganon din po ang may mga tao sa paligid ni ESRP, or short po yan sa Senator Robin Padilla, mga tola, na maaaring ayaw sa amin, at may mga tao sa paligid namin na ayaw kay SRP. At ang mga taong ito ay pilit na gagawa ng mga issue para mahila kami sa pananaw nila at ayawan rin na rin namin ang isa't isa. Pero hanggang kumakapit sa magkakaibigan ng dalawang tao at bukas lagi ang pintuan ng pakikipag-usap at palitan ng puro-puro at nililinaw ang bawat naririnig at di pinagkakasunduan ng mga taong malapit sa kanila, imposibleng magkagulo at maging magkaaway ang dalawang ito. Ganyan po ang relasyon natin dapat sa China. Maging matapang tayo sa pakikipaglaban ng talino at diplomasya para sa mga maling nagagawa sa atin. Pero huwag tayong basta-basta naniniwala at nagpapadala sa sulsol ng mga taong mapagkunwari na pilit tayong itinutulak sa armadong labanan, dahil kapag magkagyera ang China at Pilipinas ay sila ang higit na makikinabang. Ngunit hindi kami pabor kailanman na itigil natin ang mga protesta laban sa pambubuli at paunti-unting opensibang atake ng China sa WPS. Matagal na po natin kaibigan ng China, at sa maraming usaping politikal at ekonomikal ay kaalyado natin sila. Sa usapin ng West Philippine Sea, tayo hindi nagkakasundo. Doon tayo mag-focus sa paghahanap ng solusyon. Habang naghahanda tayo sa world scenario na kapag hindi na mapipigilan ang gera, ay hindi naman tayo dehadong tatakbo na lamang at hahayaang mamatay na walang laban ng ating bayan. At habang patuloy namang sinisigaw ang ating mga karapatan at ipinapakita sa mundo ang kanilang paglabag. Yan po ang aming pananaw. Hindi po kami pro-China o pro-Robin. Pro-Pilipinas po kami. At sa sitwasyon ngayon, pinakamabilis din nating nakikitang solusyon ay i-appoint sana ni PBBM na Special Envoy to China si Tatay Digong. Si FPRRD po ang may pinakamatibay na diplomatic arm para maipabot natin sa China ang ating nais. Sa dulo ng lahat, asahan po ninyo ang mga tunay na mandirigma ay naghahangad ng kapayapaan, ngunit laging bitbit ang bayag sa kahit anong laban. Yan po ang pahayag ng The Muslim Voice. Ngayon, kung susuriin po natin ang napakahabang post na yan na binasa po, ito lamang po ang makikita natin. Sinasabi po nila na sila po ay pro-Pilipinas. Wala pong problema dyan. Tanggap po natin yan, at ilanman ipinagmamalaki po natin ang mga Pilipinong pabor sa ating bayan. Pero ang problema kasi is yung pagpapahiwatig na may mga tao na nagdudulot ng pagbabanta para magkaroon po ng gera. Nagdudulot ng mga gawain, gumagawa ng mga hakbang para magkaroon ng gera sa pagitan po ng China at ng Pilipinas. Ang tanong, sino yon? Sino ang tinutukoy nila? Malinaw naman po dito na ang kanilang pinapahiwatigan ay ang Estados Unidos. Babalik ako sa sinabi po nila na ang kaibigan ng Pilipinas matagal na ay China. Ang tanong, kailan po naging matagal na kaibigan ng Pilipinas ang China? Sa aking pagkakaalam, sa panahon lamang ng dating Pangulong Marcos Sr., particular kung hindi ako nagkakamali, 1974, naging matibay umpisa na yon ng ugnayan ng Pilipinas at ng China. In fact, before 1974, tinangkapan ng China na suportahan ng Communist Party of the Philippines New People's Army. Sila po ay nagpadala ng mga armas dito sa ating bansa. Salamat at na-intercept po ito ng ating gobyerno noong panahon
ng dating Pangulong Marcos Sr. Kaya kung bibilangin po natin ang lalim o haba ng kasaysayan ng taon sa pagitan po ng pakikipagkaibigan ng China at ng Pilipinas, di hamak po itong malayo kung gaano na po natin kahaba ang pagiging kaibigan sa bansang Estados Unidos. Na hindi ko mawari kung bakit may mga ilan po tayong kababayang Pilipino na pilit na ini-insinuate o pinapahiwatig na ang presensya po at pakikipagkaibigan ng Pilipinas sa Estados Unidos ang nagdadala ng galit at tensyon diyan po sa West Philippine Sea, particular sa China. Wala pong ganong sitwasyon. Tandaan po natin, mga tol, ang sinasabi po ninyo na yan ay hindi po akma sa realidad o sa mga sa facts na nakikita po namin sa kasalukuyan. Ang Estados Unidos, matagal na po natin itong kaibigan, higit na mas matagal kaysa sa China. Pero katulad po ng isang tao, kayo ay naghalimbawa sa isang inhinyero, sa isang abogado o kung anumang mga profesyon sa buhay, ako maghahalimbawa din. Ang relasyon po ng Pilipinas sa China at relasyon po ng Pilipinas sa Estados Unidos ay parang isang individual lamang. Marami po tayong kinikilalang kaibigan. Maaaring sa buhay po natin, may kaibigan tayong taga Manila, may kaibigan po tayong taga Bisaya, taga Mindanao, pero sa bawat kaibigan natin, meron po tayong special na kaibigan. Ito po ang tawag natin ay best friend. Ang best friend po natin, pinagkakatiwalaan po natin. Ang best friend po natin, sa oras ng kagipitan, nandyan, tutulong po sa atin at handang ibigay ang lahat ng maitutulong niya dahil tayo po ay isang kaibigan. Pero may mga kaibigan na balik harap. May mga kaibigan na akala mo kaibigan mo siya, pero sa katotohanan, hindi ka po tinuturing na kaibigan. Ikaw ay binubuli, ikaw ay nilalapastangan, pinapahiya pa sa harapan po ng publiko. Ganun po ang relasyon ng Pilipinas ngayon sa China. Itinuturing po tayong kaibigan pero taliwas po sa kanilang aksyon. Ngayon, hindi po natin hangad ang gera. Wala pong naghahangad na gera kahit sino, marahil hindi po natin nahangarin ang gera sapagkat alam na po natin sa kasaysayan ang dulot po ng gera. Wala pong nananalo sa gera. World War I, World War II, gera sa pagitan ng Vietnam at ng Estados Unidos, sa pagitan ng North at South Korea, ngayon pinaka-latest sa pagitan po ng Russia at Ukraine, lahat po talo. Kahit sabihin po natin na nanalo ang isang bansa, talo pa rin po kasi maraming buhay ang nawala, libo-libong halaga, bilyong dolyar na halaga ng mga ari-arian ang nasira at maraming mga pamilya ang nasira dahil po maaaring nawalan sila ng mahal sa buhay o ano pa pang mga dahilan. Yan ang katotohanan sa kasalukuyan. Sa huling punto, sinasabi ninyo, the Muslim Voice, na magtalaga ang ating Pangulong Bongbong Marcos ng Special Envoy para sa China. At ipinipresentan nyo ngayon, ito pong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pasimplihin na lamang po natin ang sitwasyon. Ganito po yan. Although suggestion nyo po yan at inirerespeto po namin, pero tandaan po ninyo, nakapagtalaga na po ang ating Pangulo ng Special Envoy para sa China. Walang iba kung hindi si dating Secretary Teddy Loxin na naging bahagi po ng Duterte Administrations. Hindi rin man makatarungan kung ang ipapadala pong Special Envoy sa China ay alam na natin kung ano ang inclinations towards China. Katulad po ng sinusuggestion ninyo na si President Rodrigo Duterte. Bakit? Kasi alam na natin ang kanyang magiging polisiya eh. Kung sakas, alam na natin kung ano ang kanyang magiging stand. Pagbigyan ang China at hindi po pwede sa kasalukuyang panahon ang mga naging polisiya sa nakalipas na 6 na taon. Iba na po ang situations ngayon higit sa lahat. Meron po tayong Pangulo, ang ating Chief Architect sa Foreign Policy, ang sitting President. At yan po ay si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. At malinaw po, sa ating Pangulo sa kasalukuyan ang pagpapahalaga sa mga kaibigan. Kaibigan niya ang China, pero mas pinahahalagahan po natin ang isang kaibigan na meron po tayong tratado. At ito po ang US, ang Estados Unidos. Ang ating estado o kalagayan ng pakikipagkaibigan sa Estados Unidos ay nakapapel. Ito po ay nakapapel sa pamamagitan po ng Mutual Defense Treaty. Yan po ang isang simbolo na ang bawat bansa, Amerika at Pilipinas, meron pong matibay na ugnayan na in times, wag naman sana, magkaroon po ng armed attack o act of war na tinatanong ni Senator Robin Padilla, obligated
ang bawat bansa na suportahan ang isa't isa. Ganun po tayo. Ngayon, ine-expect po ninyo sa China ang ganong situations? Hindi po. In fact, kung meron mang threat dito na nababasa ang ating gobyerno at ang sambayan ng Pilipino, hindi po ang Estados Unidos ang nagdadala nito, kung hindi ang China. Kaya sa huli, mga tol, kung sino ang merong dapat sisihin, kung sino ang dapat sisihin dito, hindi ang Estados Unidos, hindi ang presensya nila, kung hindi ang hindi tama na ginagawa po ng China sa West Philippine Sea ayon sa ating active colonel mula po sa Philippine Army. China is employing gray zone. Sa madaling paliwanag, ito pong gray zone ay parang legal pero illegal. Parang katanggap-tanggap pero hindi katanggap-tanggap. Ano ang mga example po nito? Sa West Philippine Sea, gumagamit po sila ng pambubomba ng tubig, ng military grade laser, pang aharas sa ating mga mangingisda, pang aharas sa ating Coast Guard. That is not an act of war. Maliwanag po yon. Kaya wala pong mangyayaring gera. In short, mga tol, ang ginagawa ng China para po kunin sa atin ang nararapat na para sa atin is short sa act of war. Gray zone ang tawag doon. Pero dahil po sa magaling ang pagharap po ng ating gobyerno, in particular ang ating mga kasundaluhan, sa paghahayag nito sa publiko, pagiging transparent, ipinapakita ang kanilang mga kilos diyan sa West Philippine Sea, yung mga kaparaanan na pangaharas na ito ng China ngayon ay hindi na po bumibenta. In short, ang gray zone technique or tactics hindi na po bumibenta. Kaya nag-ship unti-unti ngayon ang China sa tinatawag po nilang cognitive operation. Sa paggamit po ng cognitive operation, maaaring kapwa po natin Pilipino ang ginagamit nila. Best example po dyan, si Sas Rugando Sasot. Itong si Sas Rugando Sasot, walang laman ang bibig nito ngayon kung hindi siraan ang kasalukuyang gobyerno, siraan ang Estados Unidos at ipromote ang sinasabi niyang better para sa Pilipinas. Ano yon? Yung ideology ng China. Marami pang mga journalist dyan, marami pang mga blogger, ang ganon ang mindset. Kasi parte sila ng cognitive operation ng China. Hindi ko alam kung ano ang kapalit niyan, kung meron bang pera yan nakapalit, o kung ano man. I do not know kung sila ba talaga ay concerned sa Pilipinas o concerned sa kanilang mga sarili. Kaya tandaan po natin ito, mga tol, maging mapanuri po tayo. Huwag po tayong basta-basta maniniwala sa mga ganong uri ng manunulat, blogger, sapagkat sila po ang magdadala sa atin sa kapahamakan. Sila ang magdadala sa atin sa mga impormasyon na maaaring hindi po makakatulong sa atin bilang Pilipino. Ito, sinasabi ko po sa inyo para ipaalala ang mga kaparaanan na ito na ginagawa ng China. Kapag hindi po natin iniladlad sa publiko, magtatagumpay po sila. Patuloy po tayong mag-ingay dito. Araw-arawin po natin ang pag-aaral sa West Philippine Sea. Ito, nililinaw ko lang din, lalo na sa aking kaibigan. Hindi ko tinitira personally si Senator Robin Padilla. Naniniwala ako, may mga impormasyon ako, mga tol. In fairness dito kay Senator Robin Padilla, may mga impormasyon ako na mabait ang pagkatao nitong si Senator Robin Padilla. At totoo po yun. Ha? Totoo pong mabait ang pagkatao nitong si Senator Robin Padilla. Pero sa usapin sa politika, maaaring hindi po ako sumasang-ayon sa kanya, lalong-lalo na dito sa West Philippine Sea. Hindi nyo ako pwedeng pigilan porque hindi ko kaayon sa pananalita, sa paniniwala si Senator Robin Padilla. Kung gusto po ninyo, kayong mga sumusuporta kay Senator Robin Padilla, particular kay Senator Padilla, na tumigil ako dito, eh perhaps, gawin na lang ninyo kung ano yung nararapat. Kasi ako, hindi po ako titigil sa ginagawa ko. Pilipino po tayo. At ang ginagawa ko, naniniwala po ako para sa Pilipinas at para sa kapwa ko Pilipino. In particular nga, yung mga inilalahad po natin dito is nagpo-promote po ng ating interest diyan po sa West Philippine Sea. Pero taliwas po ito sa mga nakikita natin na mga tinatawag po nilang China apologist. Kayo na ang humusga kung sino-sino sila. Again, nililinaw ko, wala akong personal na ganit kay Senator Robin Padilla. Kung anuman at sinasabi kasi ng kanyang mga tagahanga,
Malayo daw ako sa kalingkingan. Wala daw akong sinabi kay Senator Robin Padilla. Hindi po yun ang usapin dito. Ang usapin po dito, hindi pagkatao ko, hindi pagkatao ni Senator Robin Padilla, kung hindi kung ano po yung nararapat para sa Pilipinas at sa mga Pilipino diyan sa West Philippine Sea. Ang paniniwala ni Senator Padilla, irerespeto ko. Sana irespeto niyo rin yung paniniwala ko. Nasa demokrasyang bansa tayo. Hindi porket sinabi ni Senator Padilla, yun na dapat ang ating sundin at dapat nating paniwalaan. Hindi rin porket sinabi ko, ito rin ang dapat ninyong sundin at dapat nating paniwalaan. May kanya-kanya tayong opinion. Lahat po ng mga sinasabi ko dito is not an expert opinion. It is an ordinary opinion galing lamang kay Top 1. At hindi po iyan facts. Opinion po yan. Ang gagaling po yan sa isip ko. Maliban na lamang yung mga nilalatag po nating katotohanan dito na nakabase rin po sa mga balita. Kayo ang bumalanse. Binasa ko sa inyo ang sinabi ng malapit dito kay Senator Robin Padilla kanina sa opening ng ating live streaming. Binasa ko rin po sa inyo yung pahayag nito pong The Voice. At sa huli, babasahin po natin ang post nitong si Senator Robin Padilla na shinare din po nitong The Muslim Voice. Ano ang sinasabi po dito ni Senator Robin Padilla 2 days ago? Quote and quote, "Mga mahal ko na taga-suporta, nag number one po tayo nang wala tayong pera at walang koneksyon sa Dambuhalang Media. Ang tagumpay natin ay kasaysayan at hindi na yan magbabago kahit sino paman. Ano man ang kanilang argumento o ano man ang sabihin nila na sila ay matalino at tayo ay bobo, tawanan na lang ninyo ng malakas dahil hindi nila matanggap hanggang sa ngayon ang ating pagkapanalo at pagiging number one. At mas bobo sila sa atin dahil sa sobrang talino nila, hindi sila nanalo kahit bilyon ang pera nila. At yung mga pailalim bumanat, lalo ang may mga ambisyon, umangat at mga nais bumalik na pinapagalaw ang kanilang mga PR, huwag kayong mabahala sa kanila. Hindi na po sila nag number one kahit hanggang langit ang gastos nila. Hayaan natin silang malunod sa kanilang pangarap at larong napakadumi. Huwag tayong aalis sa tamang katwiran, kapakanan ng mga nakararaming Pilipino, lalo ang mga naghihikahos ang ating panigan. Hindi po kailanman ito usapin ng matalino o bobo ang bumuboto. May utak ang bawat Pilipino. Kaya wag nyong maliitin. Hindi man kami nagkaroon ng taas ninyong mga pinag-aralan, taas ang aming noo dahil sa kasaysayan ng inang bayan, walang naidulot sa progreso ang inyong sobrang katalinuhan, kundi utang at pagkapahamak ng mga mahihirap, manggagawa, magsasaka at mangingisda. Umaasa kami sa katuruan ng pinakamatalino sa lahat, yon ang Diyos na tagapaglikha, yon ang pagkakaiba natin. I'm not a politician, I'm servant of God." Pahayag po iyan ni Senator Robin Padilla, hindi ko na po iyan kokontrahin for fairness, pero kayo na po ang humusga sa kanyang sinabi.